Ma'am Jay, ano po ang mas maganda na apply yan dyan? Caretaker or factory worker? Ah, ito pa. Bumili ka na lang kung sakaling ganun yung mangyari. I-ready mo na yung sarili mo. Maganda ka na lang pabili sa lamin kapag sa medical mo na. Pag sa screening, makakapasok ka kapag nag-contact lens ka kasi hindi naman nila tinitingnan yung mata mo. Basta walang kulay. Ah, mahigpit po ba sila sa ngipin? Okay naman po ang ngipin ko kaso maraming kulang sa loob. Welcome back sa ating YouTube channel. And yes, andito pa rin tayo sa kausyong kasama ko yung kapatid ko. And my YouTube channel siya, guys. Yana Lee Vlogs. Lalagay ko yung link sa description box. Paki-subscribe siya kasi 200 na lang. 1,000 na siya. So, parang awa niyo na po. And thank you sa lahat ng mga nag-support na sa channel niya, J-Logs. So, ngayon, since maraming questions, again, mag-hard na tayo ng Q&A. Yan. Para sa kaming factory worker dito sa Taiwan, so andito sa siya store. Ose Kaohsiung. Tapos ako naman isa Miao Chunan. KYE, so ngayon mga question tsaka shout out na rin. Shout out kay sis Chekis Escobar Vlog, may YouTube channel siya, guys, mag-subscribe. Jello de la Rosa, it's Janggi Vlogs. Pa-subscribe din po siya. Ito, may tanong si Majesla Sumaya, sabi niya. Saan? Ito. Hi, ate. Tanong lang po kung late registered po ang birth certificate ng 23 years. Di po ba makakapag-Taiwan? Alam po, pag 20 years, pataas po ba? Dapat not late 21 years or 20 years. Mm-hmm. So, 23, so mahirap mag-Taiwan kapag ganito katagal na late registered, 23 years. Kasi 20 to 21 yung alam namin na yeah, ina-allow okay. Nila. Ilan late registered ako, diba? Pero ang ginagamit ko dun sa lahat ng pinipill upan ko, yung nasa birth certificate. Hindi ka naman 23 years late. Maths ka lang. Eh, over na one yun pag 23 years. Ano, wala siyang, may ganon, walang birth certificate. Ay, di ko alam. Hello, 23 years late siya. Meron nga dito kakaano lang this year wala kakaano siya lang. Certificate? Oo. Paano yun? Baka late. Baka papasok. Hindi niya ano, hindi na asikaso ng mag-upload. Paano pagpapasok? Hindi ko alam. Yung dapat 20 to 21 years ay, ganun po. Ganun ba yun? Akala kasi ko siya, yung ano lang. Months lang siya. Parang ano lang. September yung totoo niyang birthday. April yung kanan niyang nasa birth certificate. So yung sinusunod niya ngayon. Six packs. Hello, Maria Grace. Akala ko, 23 years, hindi niya napaayos. Kaka-register niya lang 20, after 23 years of existence. Maria Garcia. Ma'am, ano pong agency niyo sa Pinas? Avid follower. God bless. God bless Maria Grace. Garcia pala. Ang agency namin, guys, is iQuest. Parehas kami. So, dapat susunod siya sa akin sa KYEC. Kaya lang napending siya ng napending. So, doon din siya nag-apply, pero OSEN naman yung napuntahan niya. Mm-hmm. Kasi hindi ako agad nakakuha ng passport. Oo, passport. Eh, minsan, kapag na-delayed ka na ng mga requirements, kahit selected ka pa, mapapasukan ka ng ibang tao na unahan. So, nag-intay siya ng ilang, mahalos 1 year din ba yun? Mm-hmm. Months. Kaya sa, gustong-gusto niya na mag-Taiwan. Kaya sabi ko, sige, try muna sa iba. Kasi Kuya Gem Views, pa-subscribe din. Ay, AJ Michiko. Andito na raw siya sa... pero andito na ako sa Taiwan. 2 to 2 years na. Ang galing. Dati nanonood lang siya ng vlog ko. Di ba parang ang tagal na ng vlog ko? 2 years na siya dito. Yung iba nga matapos na ng kontrata eh. Sabi niya, ayun oh. Ayan, tama-tama yung tanong. Maganda din ba sa OSE? Arlene Rose Bragais ang kanyang tanong. Yung mga pending sa QIEC. Oo, na-pending sila sa QIEC tapos siguro ilaline up sila sa OSE. So, siya yung sasagot kasi sa OSE siya nagtatrabaho. Baka ako maano na HR. Hindi naman ito sa ano yung mapapanood. Ha? Hindi naman ito mapapanood dyan. Kung may ibang option kayo, mag-research muna kayo dun sa company mismo. Kasi dun sa sa OSE, pero depende yata yung sa department. Depende sa department. May department kasi na walang overtime, tapos, ano,
Basta hindi kung magre-recommend kami ng top 5, hindi namin i-recommend ng OSIM. Ah, okay. Yun na lang. Hindi siya, kumbaga, hindi namin i-recommend. Hindi masyado sulit. Kumbaga, nasa OSIM ka, kumbaga, mas madaming, mas magandang company. Oo, katulad ng ano guys, Unitech, QIEC, okay naman. ASE, maganda daw. Pegatron, maganda din daw. Acton, yun yung mga companies. Yung OSE, kung gusto nyo pumunta, okay lang din naman. Kung no choice kayo, pwede na din. Yun lang yung advice namin, Arlene. Pasti TV, ayan, pa-subscribe siya guys. May dumlaw. Ito. Ayan, dental. Naka-ano siya guys. Hi ate, pag dental postures po ba pwede pa mag-apply? I mean, pastiso po dati ting up and down. Siguro no, hindi naman natin itignan. Okay lang, basta walang sira, diba? Ito nga, this is the sira kasi pustiso. Siya pustiso siya, pero harapan lang. Mm-hmm. Ano? Kaiser R. Hidalgo, Katropa TV. Princess Charis Gamboa, ayun, shoutout ko na to. And shoutout kay Isay Gamboa, ang dami niyang ano. Shout, ang dami niyang message. Oh, sige, masahin mo. Ang side naman yung effort niya. Binasa ko na to, sinoutout ko siya. Oh, magte-teko na sila, yun. Good luck, Kakay Dimples. Meron daw ba ang company na walang height limit? Company? Oh. Halos lahat, baka agency. Eh, diba yung agency, depende sa company kung ano. Sa agency kasi maano, diba? Minsan dito kasi. Naman, meron yung maliliit lang din na ano. Kung matapat kayo sa agency na medyo hindi maarte, pwede pa. Baka sakaling makalut kayo kasi si Bebs nga ay mas maliit din eh. Makapasok. Basta hindi masyadong sensitive yung inyong papasukang kumpanya. May Ann Viridiano. Hi ate, shout out. Nasa Taiwan na rin daw siya. Hello, May Ann. Hal Benito. Pwede po ba sa Taiwan kapag may HEPA B? Thanks po. Pwede ba? Mayroon sulat din sila. Nag-ano nga tayo, nagagamot muna. Kasi sa medical. Hindi kaya nagagamot ang HEPA B? Sa dugo yun, di ba? Baka kasi siya maging ano, minsan kasi mahirap makapasok dito guys, yung may complication, especially sa dugo, sa high blood, sa puso, sa lungs, mga ganun. Pero meron namang ano, nagagamot, tapos okay na, nagiging okay na. Oo. Try, depende pala sa case mo, sa level ng HEPA B. Kung parang dati nag HEPA, di ko sure ha, yung asawa ni Ate Glenda, naggamot lang siya, tapos na ano naman siya. Yun, kung kaya pa ng medication, itry mo sir. Tapos kung hindi na, yun lang. Talagang, ano, basta itry mo na lang po. Nalin Izikwe. May naging kaibigan ka na po ba na Taiwanese dyan or kahit nakausap lang? Ikaw may friend ka bang Taiwanese? Oo. Meron naman siya guys, kasi meron naman sa mga katrabaho mo. Oo. May mga friendly naman talaga na Taiwanese. Oo, saka may like sila mamigay ng pagkain. Pag gusto ka nila, lagi ka nila bibigyan ng pagkain. Sa akin naman, nung una, mahirap kunin yung loob nila. Pero kapag nagustuhan ka nila, sobrang bait nila guys. O kahit hindi kayo masyado nagkakaintindihan, yung senyasa na lang, yun. Mabait sila. English kasi, konti lang English nila. Pero yung aking leader kasi, medyo marunong English kaya nakakausap ko siya. Hi, Sujin, Tina. Sobrang mababait sila, guys. Medyo hindi mabait. Ganun talaga ang life. Tita Joseph Pare, hello. Good morning po. Sheila Degia. Advisable pa na mga yung mag-apply na may pandemic? Dito sa Taiwan, oo. Kasi ano, safe naman dito sa Taiwan, hindi kagaya sa atin. Hindi masyadong naapektuhan yung... Hindi nga dito nag-lockdown. Oo, hindi masyadong naapektuhan yung mga companies dito sa Taiwan. Although may nag-lockdown na ibang company na may nag-positive. Pero, isang lang company na nag-ano lang sila, disinfect lang sila ng 14 days, tapos nagbalik na ulit sa ano, normal operation. And mahirap lang mag-apply sa Pilipinas kasi pagpupunta ng agency. Mm-hmm. Pero yung iba naman, online interview. Pero pumunta ka pa din, syempre. Parang mag-protection ka lang kasi matagal mawala tong pandemic na to. So, mag-adjust na lang tayo. May mga nagpapaalis pa naman ngayon na agency. Yung nga lang, sobrang limited na lang yung ano,
slot, no? Kasi nga yung iba dito, nagda-direct hiring na lang sila kasi iiwasan nga nila yung makumuha muna sa ibang bansa. Pero meron pa rin namang dumarating. Caroline Jobs, hello. Jennifer Ilagan, ask ko lang, may age limit po ba sa pag-apply sa company nyo at pwede ba ang high school graduate? Sa inyo ba? Ano age limit? 35 din. Pag galing Pinas. Kasi, dati sa atin, mali na 30. 30 lang yun siya, 32 lang yun sa atin. Noon. Ay, height pala yun. Height pala siya masaya. 34 to 35 usually ang age limit dito sa Taiwan. Tapos, yung iba naman, pwede yung high school graduate. Depende sa company. Chinita Riz, hello! Pa-subscribe si Miss Chinita Riz. Sabi niya, dun sa company namin, kung tumatanggap ba ng caretaker, tapos if may bayad kapag transfer, and kailan daw ang uwi ko. So, una muna tanong niya kung may kung ano, tumatanggap ng caretaker sa KYEC, sabi nung broker, hindi daw po. Pero itry niyo po sa ibang nag-local hiring, baka po pwede. Tapos, kung may bayad ang transfer, dapat walang bayad ang transfer. And then, kung kailan ako, oh, wala pa po akong ticket. Hindi ko pa rin alam. Lean Vlogs. Thank you, sis Lean. Mirazol Aguilar. Hello po, ask ko lang ano gawa niyo sa KYEC. Madami, may mga IC kasi yung product namin and paper, mga ganun yung more on process na ganun. May mga machine operator, quality control, nagre-repair. Ako nagre-repair ako, guys. Nurse Rodi, pa-subscribe siya. Ito yung kababayan natin sa Katanawan, Quezon. Kawaibigan ni mama yung nanay niya. Vicente Coralde. Yun nga, ako may age limit daw. 34 to 35 years old. J.R. Mendoza. Ano daw, salamat, nagamit ko lahat ng sinabi mo, laking tulong sa akin na hindi marunong mag-English. Baka dun sa ano, interview, yung ginawa kong vlog. Sarah Jane De Lima. Pag nag-exam po ba, may multiple choice ang EBDAS? Mahina po kasi ako sa math or need train ng solution. Nakakapatula rin po ba? Nakakatula. Ano? Nakakatulari? Nakakapangtulad? Ganun? Hindi. Hindi, kasi layo kayo. Kailangan din ng solution. Sa pag mga MDAS, kailangan ng solution sa likod ng ano. Kaya kasi plus points yun. Saka minsan, pag interview, yun yung itatanong sa'yo. Oo, on the spot computation. Kaya dapat mag-practice na kayo ng MDAS habang, alam niyo yun, nagre-ready pa lang kayo mag-apply. Kailangan talaga ng solution yun, be. Meron sa YouTube. Yung, oo, sa YouTube tutorial. May tutorial. Madali lang naman yung MDAS. Ano nga ba yun? Kung may ano daw? May. Yung multiple choice. Meron ba? Parang meron. Meron naman. Meron. Kasi isa-shape. Tanda ko isa-shape ba yun? I-check. O, basta ganun. Tapos, ilalagay nyo bakit yun yung question ninyo. Mylene Asuncion. Pa-shoutout kay YEC. Tunan ka pala. Serotronic mi dati. Serotronic. Pegs TV, hello! Pa-shoutout po. Kingfisher Vlog, pa-subscribe po sila. Pegs TV and Kingfisher Vlog. Diana Rose Fernando and Michael Manay. Subscriber mo rin yan. Hi, ma'am. Good morning. Thanks sa vlog. Tropang Riyad. Shoutout mo siya. Michael. Shoutout po, Michael Manaay. Tropang Riyad. Makasunod doon. Day, ano po ang mas magandang apply yan dyan? Caretaker or factory worker? Ay, sa'yo? Para sa akin, hindi naman ako biased, guys, kasi lahat naman maayos naman yung trabaho, basta marangal yung trabaho mo. Pero, kung mahabang pasensya mo at may training ka naman sa pag-caregiving, kasi ang caretaker, nag-alaga sila ng mga elderly dito, o kaya mga special child, mga ganon. Alam naman natin na napakahirap ng trabaho nila kasi nga 24 hours yun. Although, libre, karaming kadalasan is libre lahat sa kanila kasi kapag factory worker, may bayad ang dorm, may bayad ang pagkain, mga broker's fee. Pero ngayon wala na kami yung broker's fee. Wala na rin kayo, diba? Wala. Yun, dorm, baha, dorm, tsaka pagkain, ganon. Pero ang kagandahan sa factory worker, every week may ano kayo, day off. Tapos may overtime. Kapag kasi sa caretaker,
wala kayong overtime, fix yung bayad nyo kahit gisingin kayo ng alas 12, nag-fix. Pero depende kasi sa caretaker, walang mas maano yung mas matagal yung age limit nila. 35 pataas, pwede pa. Pero kung may option ka, mag-factory worker ka. Ano? Kasi kung gusto mo nang magkaroon ka ng machine operator, pwede ka mag-transfer sa Korea, Japan. Magandang experience din siya. Hulog Bayan Prismer. Hello, pa-subscribe siya. Meredith Gallardo. Malaki ba ang ate, malaki ba ang pag-asa ng undergrad college level naman? Oo. Oo naman. Marami dito guys, college level. May high school. May high school. May high school pa. Pero ano sila, yung may mga experience sa electronics. Oo. Hello po, ano po yung company na hindi required yung Hive? Search ka po sa work abroad. Kasi. Sa agency kasi, mahigpit. Pagdating mo dito, maluwag naman. Hi Ma'am Jay, ask ko lang kung grade po kasi ang ayos. Ayan o, pares kayo. Ano? Ask ko lang po, may grade po kasi ang ayos ko, 400 and as stigmatism po. May pag-asa po kayo makapasa. Or pwede po magsalamin dyan sa Taiwan. Jen Lever. Sa screening, mag-contact lens ka na lang po. Yan ang ginawa niya kasi malabo yung mata niya sobra. Dito, madami ditong nakasalamin, halos lahat. Pagdating mo dito, pwede ka na magsalamin pati sa medical. Oo. Nung nag-medical ka ba doon, magsalamin ka na? Oo, kaso yung pinag-medicalan namin, parang namimera kasi. Kailangan bumili ka na sa kanya ng salamin para ipasa niya yung bumili ka na lang. Niya yung, bumili ka na lang kung surgery. Sakaling ganun mangyayari. Kasi siguro ma 1.5 ata yun. Kasi mahal dito ang salamin, 3.5, no? 3,000. Depende sa grado. Bumili ka na lang kung sakaling ganun yung mangyari. I-ready mo na yung sarili mo. Maganda ka na lang pag-isalamin kapag sa medical mo na. Pag sa screening, makakapasok ka kapag nag-contact lens ka kasi hindi naman nila tinitingnan yung mata mo. Basta walang kulay. Oo, yung di halata. Oo, yung lang siya, colorless, natural lang. Jesus Hortacio Jr. sa agency mo. KYEC. Agency. Ay, quest. Ay, oo nga, no? Patang ako KYEC. Nagka-KYEC ka, sis. iQuest Malate po. Nasa description box yung link ng iQuest. Meredith Gallardo, mahigpit po ba sila sa ngipin? Okay naman po ang ngipin ko kaso maraming kulang sa loob. Hindi naman mahigpit sa ngipin? Hindi mahigpit sa ngipin. Basta bago medical, magpalinis na kayo sa ilabas. Huwag nang sa mismong kasi mahal, diba? Oo. Para pati mas mabilis yung process. Oo, hindi na kayo lilinisan doon on the spot. Tapos, yung mga ipapasta, yung mga bubunutin, dapat ipabubunutin yung ipapasta nyo na para wala na kayong maging problema. MCTV. Idol, next vlog, pa-explain po sana tungkol sa farm workers sa Taiwan. Alam mo yun? Hindi kami masyado, guys, kasi... Pero baka may mga nagbablog dyan na mag-search nyo lang, farmers in Taiwan vlog. Malay mo, may nag-share na experiences. Pero alam ko, hindi ko alam kung mataas ang sahod ng mga farmers. Bago pa lang kasi lang pinapapasok dito. Rambi TV, pa-subscribe po sila. Jessa Gomito, hello. Joyce Lester Madet. Hi po, pwede po ba ang CS sa Taiwan? Pwede, basta at least 1 year at saka pwede na magbuhat ng mabigat. Hi Kuya Ron Hudas. Rowena Artiliaga, hi Ms. J. Ang planning din mag-apply sa Taiwan. Anong product ng factory na tabuan? IC or wafer, yung product namin. Mag-background check na lang kayo kapag mag-apply kayo sa isang company. Sasabihin naman yun ng agency kung saan nila kayo ilaline up. Hi Rolly! Mikmik Onga, ano po ang company nyo sa agency? Ako po ay KYEC, siya ay OSE. And parehas kaming iQuest Manpower Agency. Baka naman! Nerissa Sotelo, tanong ko lang po, mas mura po ba ang Costco or RJ Mart, Tainan po ang pambagahe? Depende sa kasi, sa RJ Mart, may mga nagsisale sila dyan. Sa Costco naman, kapag sale sila, sobrang daming tao kasi mga Chekwa dyan may bili. And sa, kung hindi naman kasi sa Costco, more on sila, wholesale, mas makakamura ka. So RJ Mart naman, kung isang bag lang na na KitKat, okay na din naman sa RJ, mura na din. Pero kung may magkakasama kayo sa Costco, kasi dapat may ID card yan. Or membership card, pagpunta nyo doon. Pag marami na bibilhin mo, mas okay sa Costco. Basta i-check nyo lang yung mga expiration date lagi. Bago kayo kumuha ng product. Kay Maula,
Hi, bawal po ba lagay ng package pag galing Taiwan to Pinas? Paano? Bawal po ba lagay ng package pag galing Taiwan to Pinas? Pwede naman, post office. Pero sobrang tagal na ngayon, 3 months na ang dating. Kung dati, 2 weeks kapag airmail. Pero ang ano nun guys, ang mahal. Kapag naman hindi siya airmail or sa barko, 1 month. Ngayon, 3 months. Kasi nga, dahil sa COVID. Sabi niya sa Jonah Lubin, unified, not universal. Kasi sabi ko yung UMIM. Universal ID, unified nga pala. Thank sorry you. Na. Sorry na. Jomay Gamboa, pwede po ba mag-ask? Paano po yung medical merong Almoranas? Okay lang yung Almoranas, basta hindi po siya continuous dumudugo. Wala nang ibang question, yun na lang. Kasi yun lang yung worth it. Rachel Jean, shout out. Yun lang, J-Logs, and yung mga hindi ko na-question. Yung mga hindi ko nasagot na questions, please mag-comment ulit kayo sa baba. And don't forget to subscribe to Yana Lee Vlogs and J. Ocampo Vlogs for the more videos. And marami pa siyang iba vlog. So, sana subscribe nyo kami and don't forget to like this video and share. Bye! Peace! Maliwanag ba? Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel! Naka-record na ba eh? Oo, naka-record na. Take 2.